ang Israeli forces ay na-demolish ang isang maliit na tunnel na ginagamit ng Hezbollah na tumawid patungo sa territory ng Israel mula sa Lebanon at na-announce ito ng military noong Tuesday habang patuloy ang kanilang ground operation sa northern region upang matarget ang infrastructure ng Hezbollah na na-consider nila na isang terrorist group. At ayon sa Israel Defense Forces, ang tunnel ay halos 20 meters long ngunit walang exit point para sa panig ng Israel. Ito ay tumawid sa area na na-recognize ng United Nations bilang Blue Line na nag-mark ng boundaries sa pagitan ng Israel at Lebanon ng halos nasa 10 meters. Ang section na ito ng border ay nasa western area na malapit sa Lebanese village ng Marwahin na nasa harap ng Israeli community ng Zarit. Ang military ay nagsabi na walang town sa Israel ang kailanman ay nalagay sa panganib dahil sa tunnel na ito. Ang military expert sa Israel ay naniwala na ang Hezbollah ay nagsimula sa pagtatayo ng tunnel na ito mga 2 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang IDF ay agad itong na-detect. Ang military ay pinili na bantayan ang construction ng tunnel nang hindi sinasabihan ng Hezbollah dahil nais nilang mapanatili ang element of surprise at hindi ipaalam sa kanila na ang Israeli intelligence ay aware sa underground passage. Ang Israeli commandos ay natagpuan ang tunnel sa panahon ng mga operasyon sa southern Lebanon, ilang buwan na ang nakalipas. Binigyang diin ng military na matagal na nilang alam ang tungkol sa tunnel at may ganap na kontrol sila sa area kung saan ito natagpuan. Sa panahon ng paghahanap sa tunnel, ang troops ay nakadiscover ng iba't ibang mga weapons kasama na ang mga explosives at anti-tank missiles. Ngayon ang IDF ay nag-increase ng kanilang presence sa southern Lebanon. Nag-decide sila na ito na ang right time upang ma-demolish ang tunnel. Ayon sa Israel Defense Forces, currently ay wala ng iba pang mga tunnel na na-discover na tumatawid patungo sa Israel mula sa Lebanon. Noong parehong araw, ang IDF ay na-report na ang Hezbollah ay nag-launch ng halos nasa 180 rocket na mula sa Lebanon na tumatarget sa northern Israel. Kasama dito ang isang sunod-sunod na 25 rocket na na-fire noong gabi sa town ng Kiryat Shmona. Ang military ay nagsabi na ilan sa mga rocket na ito ay matagumpay na na-intercept ng kanilang mga defense system habang ang iba ay bumagsak sa surrounding area. At mabuti na lamang at walang report ng mga injuries o significant damage mula sa mga attack. Noong araw na iyon, ang Hezbollah ay nag-fire ng halos nasa 105 na mga rocket sa Haifa. Bilang response, ang Israeli Air Force ay gumamit ng isang drone upang ma-strike ang mga rocket launcher na responsible sa attack na ito. Bukod dito, ang IDF ay nag-conduct ng several airstrike na nag-target sa mga buildings ng Hezbollah at mga sites na ginagamit para sa pag-launch ng mga anti-tank missiles sa southern Lebanon sa loob ng nakaraang 24 hours. Matapos ang mga rocket attack, ang IDF Home Front Command ay nag-issue ng mas mahigpit na mga safety guidelines para sa mga residents sa ilang mga cities na malapit sa Haifa at nag-advise sa kanila kung paano manatiling ligtas sa panahon ng mga ganitong incident. Sa gitna ng gabi, ang IDF ay nag-report na kanilang na-struck ang isang weapon depot at isa pang site ng Hezbollah na matatagpuan sa Beirut. Nag-carried out din sila ng isang drone strike sa isang school sa Tayr Harfa, na isang town sa southern Lebanon, kung saan nakita nila ang isang group ng mga Hezbollah operatives. Ang IDF spokesman Admiral Daniel Hagari ay nagsabi noong Tuesday na ang kanilang wide-ranging airstrike sa southern Lebanon noong nakaraang araw ay nagresulta sa pagkamatay ng halos nasa 50 Hezbollah operatives, kabilang ang halos 6 na high-ranking official na tinatawag na Hezbollah's Southern Front. Ang Southern Front ay isang group sa loob ng Hezbollah na responsible sa mga military activities ng organization sa Southern Lebanon. Ang grupo na ito ay pinamumunuan ni Ali Karaki, na namatay kasama ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah noong nakaraang buwan.
Ang Israel Defense Forces o IDF ay nag-announce na isa sa mga individual ay namatay sa mga recent operation na ito, si Suhail Hussein Husseini, ang naging head ng logistical headquarters ng Hezbollah. Si Husseini ay isang significant figure sa Hezbollah na nag-serve bilang member ng Jihad Council na isa sa pinakamataas na military authority sa loob ng group. Ayon sa IDF, siya ay nag-play ng essential role sa pag-transfer ng mga weapons mula sa Iran patungo sa Hezbollah. Siya ang responsible sa pag-distribute ng mga advanced weaponry sa iba't ibang unit ng Hezbollah na sinisiguro na ang mga weapons na ito ay maayos na na-transport at allocate effectively. Ang military ay nagsabi na si Husseini ay nag-manage ng pag-budget at logistical aspect ng ilan sa mga pinaka-sensitive project ng Hezbollah. Kasama na dito ang pagbabantay sa mga war plans ng organization at iba pang special operations. Ang logistical headquarters na kaniyang pinamumunuan ay involved din ang research at development, lalo na sa pag-manufacture ng mga precision-guided missile. On the ground, ang mga soldier na mula sa Golani Brigade ay successfully na na-capture ang Hezbollah fighting position sa southern Lebanon. Ang posisyon na ito ay matatagpuan sa isang olive grove at isang malapit na bahay. Sa gitna ng mga operasyon, ang IDF troops ay natagpuan ang isang mortar na nakahanda at naka-aim sa Israel, kasama na ang mga ammunition, infrastructure para sa mga tunnel, at mga areas na kung saan maaaring magtago ang mga Hezbollah operatives. Sa loob ng bahay, ang mga soldier ay natagpuan ang isang nakatagong storage ng mga weapons, kabilang ang mga firearms, anti-tank missiles, at iba pang military equipment. Ang IDF ay nag-indicate na ang mga equipment na ito at ang captured site ay inilaan para sa pag-ambush sa mga Israeli soldiers at pag-launch ng mga attack sa mga town sa northern Israel. Ayon sa mga recent assessment mula sa Israel Defense Forces o IDF na ibinahagi noong Tuesday, na halos nasa 450 ng Hezbollah operatives ang napatay dahil sa mga military operation at airstrikes sa nakaraang linggo. Currently, ang apat na IDF division ay active sa iba't ibang Lebanese village na malapit sa border at ang latest deployment ay nangyari noong Lunes ng gabi. Ang 98th Division ng IDF ay nagbigay ng summary ng kanilang long week operation sa southern Lebanon na nagsasabi na ang kanilang mga troops ay nakapatay ng halos nasa 200 members ng Hezbollah sa ilan sa mga villages na matatagpuan malapit sa border ng Israel. Ang division na ito ay binubuo ng mga elite paratrooper at commando units at sumama rin dito ang 7th Armored Brigade at ang Yahalom Combat Engineering Unit. Ang mga forces na ito ang unang mga Israeli troops na pumasok sa Lebanon nang magsimula ang official na ground operations noong September 30. Ang IDF ay na-report na ang division ay matagumpay na na-demolish ang multiple tunnel at natuklasan ang 100 ng mga weapons sa mga village malapit sa border. Ang mga weapons na ito ay inilaan ng Hezbollah para sa mga attack laban sa northern Israel. Ayon sa mga military sources, ay halos nasa 100 tons ng explosive ang ginamit ng division na ito upang sirain ang Hezbollah position sa ibabaw at sa ilalim ng ground. Samantalang ang 98th Division ay involved sa matagal na combat laban sa Hamas sa Gaza sa loob ng ilang buwan at kanilang napansin na ang pakikipaglaban sa Hezbollah ay nagdudulot ng different challenge. Hindi nila nakikita ang Hezbollah bilang malakas na kalaban, ngunit natuklasan nilang mas organized ang fighting force nito kumpara sa Hamas. Gayunpaman ang IDF ay na-observe na ang Hezbollah ay nag-operate above ground kaysa gumamit ng mga tunnel, hindi tulad ng Hamas sa Gaza. Bukod dito, ang Hezbollah ay na-identified na may access sa mas advanced na mga weapons. Sa kabila ng mga pagkakaiba, ang division ay nag-express ng confidence sa kanilang mga operation na nagsasabi na sila ang may upper hand at naging effective sila sa pag-carried out ng kanilang mga military objectives laban sa Hezbollah. Samantalang, noong Tuesday ng gabi, si Prime Minister Benjamin Netanyahu
ay na-confirm na matagumpay na napatay ng Israel si Hashem Safieddine, na inaasahang magiging bagong leader ng Hezbollah. Si Safieddine ay target ng isang airstrike sa Beirut noong Thursday. Idinagdag pa ni Netanyahu na napatay din ng Israel ang iba na susunod na magiging leader. Sa isang video message na aimed sa Lebanese public, sinabi ni Netanyahu na ang Israel ay napahina ang capabilities ng Hezbollah. At binanggit niya na 1,000 ng terrorist ang napatay, kasama na ang matagal ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at ang kanyang successor at ang iba pang maaaring maging successor. Binigyang diin din ni Netanyahu na ngayon ay mas mahina na ang Hezbollah kaysa sa maraming taon na nakalipas. Bagamat hindi pinangalanan ni Netanyahu ang mga successor na sinasabing napatay, si Safieddine ay na-recognize bilang isang candidate para sa position na Secretary General. Noong Tuesday ng gabi, ang Hezbollah ay hindi na-confirm publicly ang pagkamatay ni Safieddine. Ang IDF spokesperson ay direktang sinabi na siya ay pinatay. Bilang response sa tanong ng isang reporter sa isang press conference, ang IDF spokesperson na si Admiral Daniel Hagari ay ipinaliwanag na nastruck namin ang headquarters ng intelligence ng Hezbollah sa Beirut. Ito ang headquarters ng head ng intelligence division na si Abu Abdullah Mortada. Alam namin na naroon si Hashem Safieddine. Binanggit niya na ang mga resulta ng airstrike ay patuloy na na-evaluate habang ang Hezbollah ay sinusubukan na itago ang mga details. Pangako ni Hagari na mag-provide ng mga update kapag may more information na ang available. Si Safieddine ay itinuturing na isang terrorist ng US State Department mula pa noong 2017. Siya ay pinsan ni Nasrallah at tulad niya, isa rin itong cleric na nagsusuot ng traditional na black turban. Ang potential loss ng rumored successor ni Nasrallah ay magdudulot ng isa pang significant blow sa Hezbollah at sa main supporter na ang Iran. Ang mga Israeli strikes sa mga nakaraang linggo ay malubhang naapektuhan ang leadership structure ng group. Sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa panahon ng kanyang pag-visit sa IDF Northern Command, ang Hezbollah ay isang organization na walang leader. Si Nasrallah ay na-eliminate at ang kanyang kapalit ay siguradong na-eliminate din. Ang situation na ito ay may dramatic impact sa lahat ng nangyayari ngayon. Wala nang natirang tao na magdedesisyon at wala nang leader ang kikilos ayon sa Defense Minister. Ipinaliwanag niya na ang mga operasyon ay na-carried out ng Israel ay binabantayan sa buong Middle East. Binigyang diin niya kapag natapos na ang smoke sa Lebanon ang Iran ay marirealize na nawala na nila ang kanilang most valuable asset na ang Hezbollah. Sa isang video message na ibinahagi noong Tuesday ng gabi, si Prime Minister Netanyahu ay na-address ang mga tao ng Lebanon na ibalik ang kanilang control sa Hezbollah. Binigyang diin niya na ang mga Lebanese people ay nasa isang mahalagang turning point at sinasabi na kayong mga Lebanese people ay nasa isang significant crossroads. Ito ay inyong choice na gawin. Si Netanyahu ay hinihikayat sila na ma-reclaim ang kanilang bansa, na nagpapahiwatig na sila ay may power na ma-lead ito patungo sa isang future na puno ng peace at prosperity. At siya rin ay nagbigay ng warning na nagsasabi na kung ang Lebanese citizen ay hindi kikilos ang Hezbollah ay patuloy na susubukan na labanan ang Israel mula sa mga area na densely populated at ito ay magiging sa inyong expense. Ang statement na ito ay nagsuggest na ang ongoing conflict ay maaaring magdulot ng serious consequences para sa mga ordinary people na naninirahan sa Lebanon, lalo na kung patuloy nilang pinapayagan ang Hezbollah na mag-operate ng hindi binabantayan. Sinabi pa ni Netanyahu na ang mga Lebanese people ay deserve na ibalik ang Lebanon sa mga araw ng tranquility. Deserve niyo ang Lebanon at huwag niyong payagan ang mga terrorist na ito na sirain ang inyong future ng higit pa sa kanilang nagawa. Malinaw ang kanyang message na ang future ng Lebanon ay nasa kamay ng mga citizen at may ability silang magdulot ng pagbabago. Sa pag-response sa current situation, si Naim Qassem ang deputy leader ng Hezbollah at isa sa mga few member ng group top leadership ay nagsabi na
maayos ang aming capabilities at ang aming mga fighters ay nakastation sa mga front line. Binanggit din ni Qasem na sinusuportahan ng Hezbollah ang mga efforts na ginagawa ng Speaker ng Parliament na si Nabiberi na kaalyado ng grupo upang mag-establish ng ceasefire sa patuloy na labanan na mas lalo pang nag-intensify sa nakaraang ilang linggo. Ayon sa isang report na na-release noong Tuesday na na-cite ng mga unnamed sources sa Beirut, ang Iran ay nag-encourage sa Hezbollah na ma-pursue ang isang ceasefire agreement. Ang pagpupumilit na ito para sa isang ceasefire ay dumating habang ang Hezbollah ay nakaranas ng significant losses, kabilang na ang pagkamatay ng maraming high-ranking official sa nakaraang ilang linggo. Ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ay nagsabi na suportado ng Tehran ang mga efforts na mag-establish ng isang ceasefire sa Lebanon. Gayunpaman ay binigyang diin niya na ang ceasefire na ito ay dapat suportado ng Hezbollah at dapat mangyari kasabay ng isang ceasefire sa Gaza Strip. Sa pag-response sa mga development na ito, si Matthew Miller na isang spokesperson para sa US State Department ang nag-share ng kanyang mga opinion tungkol sa situation. Binigyang diin niya na ang Qasem public endorsement ng ceasefire efforts ay nag-indicate na ang Hezbollah ay nasa back foot at getting battered. Ito ay nagsuggest na ang group ay lubos na naapektuhan ng patuloy na conflict at maaari nilang ma-reconsider ang kanilang approach dahil sa mga challenges na kanilang kinakaharap. Ang fighting sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay patuloy na nagaganap sa loob ng isang taon at nakakita ng isang significant escalation noong nakaraang buwan. Ang pagtaas ng violence ay na-trigger ng isang coordinated explosion na nagdulot ng disruption sa mga pager at walkie-talkies sa buong Lebanon. Samantalang noong Tuesday, ang Iran ay nag-issue ng strong warning sa Israel na nag-warn na huwag itong mag-launch ng anumang mga attack sa kanilang infrastructure. Ang warning na ito ay mula sa mga concern na maaaring ma-target ng Israel ang mga oil or nuclear facilities ng Iran matapos ang recent missile attack mula sa Tehran sa Israel noong nakaraang linggo. Ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ay nagsabi na, "Nag-advise kami sa Zionist regime ng Israel na huwag subukan ang resolve ng Islamic Republic. Kung mayroong anumang attack sa aming bansa, ang aming response ay magiging mas powerful." Binigyang diin niya na ang anumang attack sa infrastructure ng Iran ay magdudulot ng mas stronger reaction mula sa Iran. Si Araghchi ang nagsabi ng mga remarks na ito sa isang event sa Tehran na nag-mark ng first anniversary noong October 7, 2023, ng isang attack ng Hamas terror group sa Israel. Ang attack na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng halos nasa 1,200 people, karamihan sa mga civilian, at kasama na rin ang pagkidnap ng halos nasa 251 na mga hostage ay nag-ignite sa ongoing conflict sa Gaza. Noong nakaraang linggo, ang Islamic Republic ay nag-launch ng halos 200 ballistic missiles sa Israel. Marami sa mga missile ang na-intercept ng mga defense system ng Israel, ngunit ang attack ay nagresulta sa pagkamatay ng isang Palestinian at injury sa dalawang Israeli. At matapos ang missile strike na ito, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nag-respond na ang Tehran ay nagkamali at binalaan na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa. Ang mga report ay nagsuggest na ang initial response ng Israel sa mga recent tension ay maaaring ma-target ang mga military base, pati na rin ang mga potential intelligence or leadership site na kaugnay sa Iran. Gayunpaman, maaaring ang Israel ay hindi pipiliin na ma-attack ang mga nuclear facilities ng Iran maliban na lamang kung lalo pang mag-escalate ang actions ng Islamic Republic. Bukod dito, ay may mga indication na ang Israel ay nag-contemplate ng strike sa mga oil assets ng Iran. Ang mga ganitong strike ay maaaring magkaroon ng malaking impact sa economy ng Iran at magdulot ng pagtaas ng global oil prices na makaka-affect sa maraming bansa sa buong mundo. Ang former Prime Minister na si Naftali Bennett ay vocal tungkol sa kaniyang stance sa mga bagay na ito.
Noong Tuesday, siya ay nag-urge sa Israel na dapat ma-strike ang mga nuclear site na nagsabi na may isang pagkakataon lang sa buhay. Ipinahayag niya ang sentiment na ito sa isang video statement sa Hebrew na kanyang na-post online. Simula nang ang ballistic missile attack na mula sa Iran, paulit-ulit niyang binanggit ang argument na ito sa iba't ibang foreign media platforms. Si Bennett ay na-emphasize na para sa unang beses, may ability tayong kumilos laban sa Iran nang walang takot sa isang terrible at intolerable reaction. Siya ay naniniwala na ang situation na ito ay nag-arise sa current weakness ng mga proxies ng Iran, particular na nag-refer sa mga terrorist group ng Hezbollah at Hamas. Bilang response sa possibility ng isang Israeli attack, si General Rasul Sanayrad ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay nag-issue ng warning noong Linggo. Sinabi niya na anumang attack sa mga nuclear or energy sites ng Iran ay lalabag sa red line at mag-influence sa nature ng response ng Iran. Noong 2023, ay nag-claim na ang nuclear program ay para sa peaceful purposes na nagsimulang mag-increase ng uranium enrichment significantly. Ang process na ito ay umabot sa level na kasing taas ng halos 60% ng fissile purity sa two different sites. Ang level ng enrichment na ito ay malapit na sa 90% na kinakailangan para sa weapons-grade uranium. Ayon sa International Atomic Energy Agency, na isang UN organization na nag-monitor sa mga nuclear activities, ang Iran ngayon ay may dapat na enriched materials upang theoretically produce ng halos apat na nuclear bombs. Ang Iran ay nagsabi na ang mga recent attacks sa Israel ay isang direct response sa assassination kay Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah na isang group na sinusuportahan ng Iran na involved sa araw-araw na attack laban sa Israel sa nakaraang taon. Bukod dito, ang Iran ay binanggit ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh, ang political leader ng Hamas noong July, na nangyari sa Tehran at kung saan isinisisi sa Israel. Ang conflict sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip ay lubos na nag-escalate mula nang sumalakay ang Hamas sa Israel isang taon na ang nakalipas. Ang attack na ito ay nag-prompt ng support mula sa iba't ibang terrorist group sa region. Noong Wednesday, isang araw matapos ang significant missile attack, ang US President na si Joe Biden ay nilinaw niya na hindi niya susuportahan ang Israel kung ito ay mag-decide na matarget ang mga nuclear site ng Iran. Ipinaliwanag ni Biden na kung siya ang nasa posisyon ng Israel, ay magko-consider siya ng iba't ibang option sa halip na pag-attack sa mga oil field. Ang statement na ito ay nagpapakita ng maingat na approach sa ongoing tension sa region. At the same time, isang report na mula sa Axios noong Tuesday ang nag-reveal na ang White House ay nagsimulang makaramdam ng pagdududa sa information na ibinabahagi ng Israel tungkol sa kanilang mga military strategy. Ang growing distrust na ito ay sumunod sa several major attack na ginawa ng Israel na nagpagulat sa US government. Halimbawa, ang assassination sa leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh at ang unexpected explosion ng mga communication devices na ginagamit ng mga Hezbollah operatives ay mga incident na hindi inaasahan ng mga American. Bukod dito, ang administrasyon ni Biden ay nalaman ang tungkol sa isang significant airstrike na aim na matarget ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah matapos ang mga Israeli fighter jets ay nag-take off. Ang lack of communication na ito ay nag-raise ng concern sa loob ng US government. Ang dalawang official ay nag-indicate na sinabi ng National Security Advisor na si Jake Sullivan kay Israeli Strategic Affairs Minister Ron Dermer noong Friday na ang United States ay nag-expect na ang Israel ay nag-provide ng clarity at transparency tungkol sa potential plans nito na ma-attack ang Iran. Ang mga official na ito ay na-highlight na ang anumang military action na gagawin ng Israel ay hindi lamang makaka-affect sa situation sa region, kundi magkakaroon din ito ng mga consequences para sa mga American forces na nakastation malapit dito.